everyone, welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan po natin ang napakasikat at napakagandang Pinky Secret. Kung nakikita nyo po, dalawa pong bottle ang hinahawakan ko po ngayon. Ang isang bottle po na ito ay naubos ko sa loob po ng 3 buwan. Pag-uusapan natin ngayong umaga ang benefits, ang kagandahan, ang mga ingredients, at ang naitutulong ng Pinky Secret na ito sa ating. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please do not forget to like and subscribe and click the bell para updated po kayo every time mag-upload po ako ng bagong videos. Hindi na po natin patatagalin, magsisimula po tayo sa review natin. Ang Pinky Secret po na ito ay merong claim. Ang pinakauna pong kiniklaim nila, it conquers unpleasant odor, itchiness, and irritation of the feminine area with gentle cleansing action of Pinky Secret Feminine Wash. Sa ating mga kababaihan, hindi po natin naiiwasan, hindi po natin maikakaila na meron po tayong mga hindi nagugustuhan ng mga amoy sa ating private part, especially kung tayo po ay malapit ng mag-menstrual flow at kung tayo po ay bagong panganak pa lamang. So according po sa ating ubigayni na siyang nag-alaga sa akin nung kapanganak ko lang ng second baby ko, sinabi niya po na okay lang daw po at normal daw po yun sa mga kababaihan dahil ang design po ng ating private part ay para po siyang kanal, unlike po sa mga boys. Pero napanood ko po na talagang mapre-prevent natin ang pangangamoy sa pamamagitan po ng una, pag-inom po ng maraming tubig araw-araw para po bawasan ang pangangamoy ng ating private part. Pangalawa po doon ay gumamit po tayo ng mga cotton underwears, mga cotton panties para po hindi magpapawis at para po hindi po tayo mangangati at mangamoy sa ating private part. Sinabi din po dito, it is specially formulated with rose water that contains natural antibacterial and collagen to soothe and maintain the softness of the skin. Perfect for everyday use as it maintains the right pH level for your intimate area. So kapag sinasabi po natin antibacterial, siya po yung magpa-fight sa mga bacteria at hindi niya po i-allow na dadami growth ng bacteria sa ating private part. Ipa-flash ko po dito mamaya sa screen ang mga ingredients po ng Pinky Secret na ito. Kung meron po magtatanong sa akin ngayong hapon kung ang Pinky Secret po ba na ito ay FDA approved, yes po, naka-flash din po dyan sa screen. Kung magtatanong din po kayo kung ano po yung kaibahan ng fake at saka ng original, kapag tinitingnan po natin ang bottle na ito, meron po siyang laman na sobrang pink compared po doon sa pink na marami po ang kanyang bula. Halos puros bula at saka hindi po masyadong ganyan yung kanyang kulay. At makikita din po natin ang seal dito sa harapan. Nakikita nyo po yan. Meron po siyang parang paste na hindi natanggal. Nagpapatunay po na meron pong seal diyan nakalagay bago natin ito binuksan. Isa po sa titingnan natin ay yung kanilang logo na W for the word Wonderline. Makikita po natin ito dito sa harapan at dito po sa likuran. Saan po natin ito mabibili? Meron po nagbibenta nito sa Shopee. Sa tingin ko naman po ay legit po yun. At meron din po mga online seller na nagbibinta po nito. Hanap po kayo ng mga legit na mga tao na pwede nyo pong lapitan na kung saan talaga nang galing at minamanufacture ang Pinky Secret na ito. Kasi meron po mga ibang talagang fake lang po ang product na kanilang binibenta. So maghahanap po kayo ng talagang legit na nagbibenta para hindi po masayang ang inyong pera at para hindi po maging negatibo yung inyong paggamit nito. Kasi nga ako, talagang hinanap ko kung saan ako makakabili nito dahil nagustuhan ko po ang result na Pinky Secret na ginamit ko. At sabi nga ng iba, dahil may collagen siya, manatiling soft at manatiling smooth ang iyong private part. And may nagkiklaim pa po na nakakasikip ito ng ari. And I do not know, hindi ko po alam. Pero ang alam ko po, antibacterial talaga siya. Dahil kung atin pong maalala, mga nanay po natin, kapag po bagong panganak sila, nakagamit pa nga ako ng ginamit nila na guava leaves. Yun lang po yung pinakuluan nila at nang maligamgam na, yun yung pinanghugas para mas madaling maghilom ang sugat. Kasi kapag first time mom, hindi maiwasan na daan sa tahi portion. Sana po meron po tayong natutunan sa video po na ito. Please, again, do not forget to click like and subscribe. Click also the bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating i-review ng mga products
At isi-share ko lamang po sa inyong gabi ang atin pong verses na matatagpuan po sa John chapter 21 verses 15 to 17. Kapag binasa po natin yan, tungkol po yan sa pagtatanong po ni Jesus doon sa kanyang disciple na si Peter, na sinabi niya, "Peter, do you love me more than this? Mas mahal mo ba ito kaysa sa lahat ng bagay na makikita natin? Then if you truly love me, feed my lamb, tend my sheep." Yan po yung utos ng Panginoon. And the same is true with us. Meron po tayong kanya-kanyang mission sa buhay po. At sana kung ano man po yung mga bagay na parang mas nakakalamang na kaysa sa ating pag-serve kay Lord at paggawa sa mga will niya, sana maalala natin yung katanungan din ni Jesus sa atin. Kasi meron po pinapagawa si Jesus at minsan hindi natin yung nagagawa. So kapag ginawa po natin yan, just like Peter, binibigyan po tayo ng chance ng Panginoon na ma-reinstate, na makabalik sa ating trabaho. Kasi si Peter po yung disciple na dinideny po si Jesus 3 times. So minsan kapag yung actions natin ay hindi na nakakatuwa at hindi na nakabless sa mga tao, o parang dinideny na din po natin si Jesus sa paraan na yun. Katulad nga ng sinabi ng aming mentor, kapag daw po magawa tayo palagi ng mga kasalanan, parang pinako ulit natin si Jesus sa cross. So sana magsilbing tulong din po ang verses na ito para tayo po ay ma-remind na meron po tayong mission, na meron po pinagawa si Jesus sa atin, at na dapat mahalin natin siya. Dahil katulad nga ng sinabi ko last time, yun po yung first priority natin, na to love God, to love the Lord our God with all our heart, with all our mind, with all our strength, with all our everything. So, God bless everyone. And magkikita-kita ulit po tayo sa sunod natin na mga vlogs. Bye-bye! And shout out sa aking ate na laging nanonood sa ating mga videos, sa mga supporters ko, na mga kapatid ko. Number one supporters, sa mga kapitbahay at sa iba pang mga nanonood sa akin, mga kaibigan ko, maraming salamat po sa inyong suporta. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Bye! And see you on my next vlog.